Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello guys. So ito na yung part 2, no. Ito na yung part 2 natin sa video natin ngayon. I-install na natin, ipatayo muna natin tong gate na to. So ito yung part 2 natin, no. So ayan, ipapatayo na natin tong gate na to at ilagay na natin diyan. So panoorin niyo, no. Kita nyo, no? Napakabigat talaga. Ito yung pinakamalaki na git na na-install namin na sliding. Yan talaga ang may na-install kami last year, pero 5 meter lang ang kanyang length. Then 200 lang ang kanyang height, pero ito 7 meter ang yang width. Tapos ang height niya 250. Ito pa utang, itong labayan mo, mulabay po ito. Palitin ito siya, kok sa daga, kunting daw ano. Bigat. So karon nga to, nani, kini may pinakadako nga na-install namin. 7 meter. Ngayon nga taon, no. So, ito yung pinakamalaki. Sa. Ama ko. Patong ko to sa babaw. Hala. Kaya akong butang dito. Lukaw eh. Sakas ako guys ha. Tanawan ninyo. So ngayon, i-install na natin yung, ilagay na natin yung bearing. Ito yung bearing na gagamitin namin. Ito. Ito yung bearing na gagamitin natin para sa git. Apat ang ilagay natin para matibay. Ito yung binili na, pinabili namin ng may-ari para release. So ito yung dito natin yung ilagay. Ginamit namin ng grill bar. Murag nabanggit ko na yata sa unang vlog ko dito, no. 4mm by 2.5 na ang grill bar. Yan dapat ang gagamitin. Kung meron man 5mm or pataas pa, mas mabuti. Kailangan talaga na matibay para hindi madaling matanggal yung git natin. Importante kasi, lalo na yan na napakalaki. Pag hindi mo kailangan, pag hindi sulit yung pagkagawa mo, talagang matumba, pag matutumba yan,
maraming madadamis, no? Baka may mayari pa, ma baka madaganan pa yung mayari or matumbahan pa yung mayari. Napakadelikado, lalo na sa mga gitna ganyan. So isa-isahin ko, no, kung paano maglagay nito. So, simple lang to, ilagay lang natin yan sa bottom niyan. Tapos ang pinaka-importante yung cutter niya sa itaas, kung paano ilagay yung mga holding niya, no. Kailangan talaga naka-clip yan, pero wala na, hindi na tayo maglagay ng iba, kasi maglagay ng sliding lagyan nila dito ng release pa sa itaas. Pero ngayon hindi na kailangan talaga. Ay, pinaka-simpleng paraan, tapos malinis pa. Delikado kasi pag may malaking mga sasakyan, pag pumasok sa area mo, hindi mo na kailangan lagyan ng release pa sa itaas. Kadalasan kasi pag malaki na talaga yung gate, lagyan nila sa itaas ng beam. Pero sa atin, hindi na nunid na sa atin, dahil may idea na tayo kung paano natin ilagay yung sa itaas, kung ano dapat ilagay. So panoorin nyo yung vlog natin, guys, no, para may magka-idea. Magka-idea kayo kung paano talaga magpagawa ng gitna sliding na matibay. Talagang matibay na ano talaga, na heavy duty talaga. Kasi pag magawa tayo ng gitna, basta-basta na lang. Tapos pag makakustomer tayo ng ganito nakalaki na mga git, hirap pag hindi tayo masyadong marunong. Yeah, tapos marunong tayo na marunong gumawa, yan ang mahirap. Hindi lang tayo ang matiksuhan, pati yung may-ari, baka mabagsakan pa yung may-ari. Hirap na. So kayo, kung nagbalak niyong maglagay nito, panoorin niyo na lang ang buong video natin, guys, no, para at least kahit konti magka-idea kayo kung paano namin iniisa-isa. Yan. So, itong vlog na to, hanggang pagkatapos nyo, tapusin nyo yung video nito hanggang ma-install to. Pero siguro ko aabot to ng mga 20 minutes to 35 minutes ang paglagay natin sa video. Pero panoorin nyo, huwag nyong, kasi nandito ang mahalaga na part talaga sa part to na video na to. Nandito na ang mahalagang part kung ano dapat ilagay, kung anong matibay. Dito mo malalaman na kung paano namin ilagay yung gitna. Oops! Tama tao! Oh, binggan dahi. Daw, wala na ito nga daw. Pwede ka na langkato ng template na bipis ang mga gano'n. Langkat na yung template. Okay din ka ba? Loy. Up. Ayan na, yan ang sitwasyon, no? Ayan na. At ito pa yung isa. At pangatlo. At yun ang pangapat. So sa ibaba, kompleto na yan sa ibaba, no? Ano na lang kulang yan, stopper na lang doon sa dulo, pinakadulo. At ang kulang na lang dito, yung mga stopper na lang sa itaas na hindi siya matumba. Yan na lang ang kulang natin, at pati yung dito catcher na lang niya dito. So ayan. So ito yung ano niya, no? Alam nyo kung para saan to. Ito magamit to kung sa mga tulad dito na sliding. Kasi yung iba, ang gagamitin nila, gawin nila yung sa itaas. Maganyan lang sila na angle bar, flat bar sa itaas. Hahawak lang sa itaas para hindi matumba. Diba sapat na yun?
Yan kadalasan ang ginawa. Yan ang kadalasang gagawin sa mga ibang welder, pero hindi naman lahat sa iba. Kasi madali lang, pero advice ko din sa mga nagawa na angle bar lang ilagay dyan sa itaas para lang hahawak dito para hindi siya matumba. Mas okay din yun kung wala nang ibang paraan. Pero kung gusto nyo na maganda talaga ang pagkagawa, guys, ito. Diba maglagay tayo ng frame niya para hahawak dyan sa itaas. Lalagyan natin dyan sa itaas. So ang pinakamagandang gawin natin, ito. So yun guys, ito yung guide. Ito yung hahawak niya para hindi to gumalaw yung git natin, no? Ito, kasi ito siya. Rubber to siya para maganda. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina kung ano. Paano? So, panoorin nyo na lang, no? Kung kayo naman ang gagawa ng ito, wala to. So, ayan, magkabila po yan. Pati yan sa likod, meron. So, may ilagay pa tayo dito sa ibaba. Kasi yung git natin sa dulo, di ba naka-curve siya? So, kailangan pag punta niya dito, dapat may bearing din dito, may lalagyan din siya ng bearing para kung aabot na siya dito, may stopper din siya, hindi siya pwede matumba. So, ayan. Pawirin ko muna. Pansin nyo, no, nga may angle bar dyan sa itaas. Yan talaga ang kailangan natin para talaga matibay. Tapos, inilding natin sa kabilya. And doon, pinakadulo, maglagay din tayo ng hawak sa kanyang dulo. Catcher, kibalay kung tawagin sa amin, catcher. Para walang posibilidad na gagalaw yung git natin. Hindi magalaw, tapos hindi siya matumba. Naisa ka exit. So sa may nagtanong kasi sa akin kung magkano daw ganito kalaki na sliding git, magkano daw ang gagastusin niya labor material. Ayan guys. So ilagay ko po sa description, no, mamaya yung price niya talaga, no. Dahil umabot po siya ng 85,000 labor material na yan. Lahat. So labor material po natin ay umabot po ng 85,000. And then ito yung part 2 natin, no. Ito yung part 2 na ginawa natin sa unang video natin na kasama tong git na to. Ito yung exit. Palak na halos lahat malaki, no? Yan ang exit niya. And then ito, inumpisa na namin pininturahan ng git. Sisilungan. Ayan guys, panoorin nyo na lang, no, habang nagpipintura sila, habang ding nag-install kami dito sa exit na to. Ang gagamitin naming hinges pala sa exit ay yung hindi na mga ginawa namin na kami nagawa, no, yung Amerikano na yung ang nagbili nito. Ito yung ito lang ang gagamitin niya, no, pang dapat pang door lang to, pero ito yung ginamit niya na stainless kasi to. Dalawa lang yung binili, ito lang yung gagamitin natin sa para dito sa exit niya dito sa kabilang poste. Ayan, ito lang ipagamit niya na hinges. Kahit gaano pa kainit, basta pagmili yan ang pag-usapan, pagawin natin yan. Alam niyo na, mga kabakal. First time pa namin gumamit ng ganito, guys, no? Tingnan natin kung matibay ba to. Kung matibay to, maganda. Pero mahal lang. May kamahalan. 500 kasi yung isa niyan, eh. 500 pair na sila. Ay! Saksak! Nagpapas! Ayo, kaya yung bulat ang reindeer. Guys, ito yung gagamitin nating handrail. Barina. Yawa, jackhammer. Ayan na po, guys. Yung napansin nyo yung dalawa dyan sa itaas, yan po ang kanyang
ano, holder yan. Yan ang maghawid, yan ang ano, yan ang hahawak sa git. Yan. 'Di ba may dalawa, may apat na ligid yan. Oho. So maya, pakita ko sa inyo mamaya-maya na pag-finish na talaga. Yan, napansin nyo? Apat. Ito napansin nyo? Stopper niya yan. Yung gamit niya para sa stopper niya. Dito yung mga ligid. Ito yung mga kibaligulong niya sa mga biring, no? Ito lang yung naghawak niya. So, apat na gulong to. Apat na biring. Ayan. Apat. Mamaya, ipakita ko sa inyo mamaya, guys, na finish na, no? Try natin ito lock. Try natin i-close. Open natin mamaya kung gagana ba talaga. So, ayan, guys. Ang dapat ilagay nyo na lock, lalo na pag-sliding, ganito lang yung lang gawin, no? Kailangan nyo lang maghawak ng bakal dyan sa loob. Then, lagyan nyo ng U. Liter U, no? Para dyan ilagay yung padlock natin pag lalabas kayo sa bahay. So, ganito lang. Then, yung padlock na gagawin natin sa exit, guys. Ito naman. Ito yung barrel bolt na gagawin natin para dito sa exit. So, lumulak. Labas o sa loob. Dito. Kamit na matapos. Hold up. So last din na namin ngayon, no? Tapos na, guys. Tapos na ang ating project ngayon. Tapos na. Siguro ko nakuha naman siguro ninyo, no? Yung mga idea dyan sa itaas. Yung clip, yung mga bearing sa ibaba, runner niya, yung mga lock. So ngayon, itulak na lang natin kulang para makita niyo kung maganda ba. Hey, what's up? Mga kabakal. So ayan, guys. Tapos na, no? Tapos ng ating gawang. Ito yung lock na sinabi ko sa inyo, no? Night clutch. Ito yung gawa natin. At ito yung double lock natin para for safety, no? So ito yung ginamit natin. And then ito. So ayan, naka-lock na siya. Para double safety talaga. Pag nilock natin siya, double lock na naman natin para nilagyan natin ang barrel bolt and then night clutch. So, sa susunod, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-install ito kasi maraming hindi marunong mag-install ng ganito. No, maraming mga gagawin mo pa kasi may susi niya. So, ito na yung final. Yan, i-open lang natin. Diba? So, yan. Open na siya, no? Yan lang po yung design niya. Ito yung... Ah! Oh, fuck! Uy, yawa. Vlog me. Da, Ron. Tasan. Ito yung para sa susi niya. Oh, fuck! Uy, yawa. Vlog me. Da, Ron. Tasan. So, yan na, guys, no? Yan ang... So, napaka... smooth ng ating gawa, no? Yan. Balik, Loy! Wow.
Lock. Ayan. Ayan ang catcher niya sa itaas para hindi gagalaw pag nakalock na kayo. Pag nakalock na yung gate natin. Ayan. Ayan na yung lock natin, oh. Ayan guys, naka-freeze na siya. So hindi na siya magalaw. Ayan po, finish na po. Libre na lang na ay. Thank you na lang. So ayan guys, ito yung resulta sa labas. Yan ang sa labas ng display. So ayan guys, yan na po yung tapos na git, no? Napakalaki. May dumaan dito na napakalaki doon na git. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panunood, no? At ito na po yung part 2 sa ginawa natin. Hindi na po natin ipaabot ng part 3, no? So ayan guys, nawa, supportahan pa rin, supportahan nyo ako, no? Sa aking mga ginagawa guys. Sana po supportahan nyo na. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa panunood, no? At sana may nakukunan kayong kunting idea, no? So ayan guys, kung may nakukulangan kayo sa mga video natin, pwede po kayong mag-email sa akin para maturo ko po sa inyo. So hanggang dito na lang. Babu! Do you feel the vibe?